Sayong cellphone. Ayaw mo na namang tantana ng pag-YouTube, Facebook, Mobile Legends at TikTok. Ginagalit mo talaga ako, Jill. At ito pa, Jill. Nakita kita. Hindi ka kumakain ng gulay. Hindi ka rin nasutulog ng maaga. At hindi ka rin nananalangin kay Papa God. Hindi ka rin gumagawa ng assignment at module mo. At ayaw mo rin daw pumasok sa face-to-face classes mo. Ano, Jill? Gusto mo na ba talaga dukutin ko na yung mata mo? Pagpuputol-putulin ko ang katawan mo. At kukunin ko ang laman loob mo. At ito pa, Jill. Isasama na rin kita kung saan man ako naroon. At ito pa, isasama ko rin ang nanay at tatay mo, ang lolo't lola mo, pati na mga kapatid mo. Isasama ko na sila at iisa kong kayo ng sabay-sabay. At isa pa, matagal na matagal na kitang binabantayan, Jill, mula sa inyong bintana, sa ilalim ng kama nyo. Ihilahin ko ang paa mo sa aparador at drawer nyo. Bubalatin kita. Sa CR nyo, sa madilim yung pintuan at nakasilip din ako sa kisame nyo. Kaya ikaw, Jill, bawas-bawasan mo na ang pagsiselfone mo. Tigil-tigilan mo na yung pagsiselfone mo. Dahil kung hindi, talagang kakainin kita. Galit na galit ako sa mga batang tabad magsulat, magbasa at magbilang. Hindi nagliligtit ng laruan. Hindi tumutulong sa gawaing bahay. Yung mga batang ganyan, Jill, sila ang aking paboritong kainin. Malinam namang kanilang karne. Masarap ding sabawa ng kanilang buto-buto. At gustong-gusto kong i-adobo ang kanilang laman loob. Kaya, Jill, magbago ka na. Dahil kung hindi ka magbabago, dadalawit kita sa bahay nyo. Maiihi ka sa short at pajama mo kapag nakita mo ko. Ang panaginip mo, doon kita kakainin. Hahanapin.